Okay, what's up mga idol? Batang Mindanao 29 Vlog TV. Tayo po ay gagawa lang ng isang matinding reaction dito no sa post nitong si Silver Boys TV. Ang sabi sa caption, aray, haha, nagtawanan lang ang mga lehitimo. At dito mga idol, mapapansin natin ito, may nakalagay na GMC Asat. Parang napapansin ko dito mga idol, yung post ni GMC Asat ay nirepost nitong si Silver Boys TV. Isa ako sa mga gusto na makalaban uli ang boxer na ito. Ito po ay sinabi nitong sa caption ni GMC Asat, no? Para bang sinasabi niya na hindi niya kilala itong boxer na ito, which is mga idol, ito po ay talagang idol na idol niya, no? Nagpa-picture pa siya with Pax. Yan po yung Pax at katotohanan niyan mga idol, no? Hindi lang yan, yan pang isa. Ibig sabihin, talagang kilala niya ang mga personahe na sinasabi niyang hindi niya kilala mga idol, lalo na ang boxing boxer na ito. Okay, ating basahin muli, but I rather wait for official announcement. Pero magulat daw ko na siya, antayin niya yung official announcement mga kabatang Mindanao. Remember, it was through the same platform. But he announced that Nauya Inoue was next after the defeated Guillermo Rigondox last year. Para bang naulit lang sabi niya, papare-pareho lang daw na platform mga idol. Nag-a-anunsyo na pagkatapos ni Rigondo, ang susunod naman ay si Nauya Inoue. Okay. In short daw, no, hindi reliable source ang YouTube channel na ito. Abate ka dito na mga idol, no? Abate ka. Gusto talaga nitong tao ito, perfecto mga idol. I will give the man that deserve as soon as a fuck. Abate ka, are established. Abate ka mga idol. Dito babasahin naman din natin yung mga masa na talagang kumukomment dito mga idol, at ating babasahin. Wag puro sakma Silver Boys tae, puntahan mo sa gym nila kagaya ng ginagawa ni Billy Jack. Hamunin mo suntukan kahit walang glove, sa puro kang ngiyo-ngiyo. Abate ka, ang sakit nun ha. Sabi ni Kirby mga idol, pag sinapa ka ni Casimero, tulog ka, ha, kawawa naman tong taong to, ang laki ng inggit, grabe no. Silver Boys, sabi dito ni Silver Boys, dito ni TG, Silver Boys, sinotsupa yung mga amang puti, patali, aguin ako, nako, nako. At ito pa mga idol, Gistoni, sabi niya, mag-content ka na lang ng iba, Silver Boys TV, di kasi sikat, puro inggit ka na lang, kawawa naman. Abate ka mga idol, dami na. Alan, sabi, hoy, luntae, laki pala ng inggit sa katawan mo, no, pag sumikap ka sa, sumikap ka kasi ang hilig mo lang magsipsip yung mga parang linta. Abate ka, sabi ni ano, chula, sino, alok, sino ba, ang lihirap basahin. Move on ka na, SB, punong-puno ka na ng sobrang nakaka, ano to, laking inggit sa katawan. Napakalaki ng inggit mo kasi Casimero, hindi mo matanggap, wala ka lang bilang, wala ka na pakialam kung may go signal galing sa manager na si na i-announce ni Casimero ang parating niyang laban. Tanggapin na lang kasi hindi puro ka na lang chismis. Abate ka, napakasakit na. RG sabi, grabe inggit nito, sa God hanggang sa impyerno. Nako po RG Lods, huwag ka na ganyan, kapwa mo Pilipino yun, magandang advice yun. David Montero, di na mabasa. Roy, ang sabi ni Roy, kawawa SB, fake news palagi, huwag mainggit. Nako po. Silver Boys TV, mukhang laking galit mo ha sa may lahing Bisaya, o baka yung inggit mo ay sakit na muna yan. Agay takay sakit mo maganda. Oh my God. Ang sabi ni Mark Anthony, sabi niya, malaki talaga ang galit mo sa Casimero, na grabe tong taong to, di ka siguro siguro na balatuhan, wala ka bang magawa sa buhay mo. David, sabi ni Francis, ganon talaga ang mga sikat, pilit sinisira para bumagsak, kabaliktaran ang mga nangyari. Imbis bumagsak, mas lalo pang sumisikat. Kung di sikat si Casimero, hindi magkaganyan yan. Kaya ganyan yan,
malaki kasi nakukupit niyang mga yan kay idol dati ay ganun, wala da kasi nilayasan na sila ha, pag inggit pikit. Naku po, tumatahimik ka na Mr. SB, mag-content ka ng maganda, hindi lang yung puro bantay at puna sa Team Casimero. Kung naging mabuting kaibigan ka sa kanila, lubayan mo na sila, gumawa ka ng ikakabuti mo sa sarili mo. Tama yon. At amin, sabi ni Reed, aminin mo sa Silver Boys, wala kang pera kaya inggit na lang ang natira sa iyo. Aba, sakit nun ha. Victor ha, si Ryan Garcia nga nag-announce na makakakalaban si Manny Pacquiao. Di naman big deal sa amin yun. Kung magsabi man si Casimero, tama, pag bitter talaga, wala nang ibang kundi maninira. Gumawa ka ng sarili mo para mapansin ka rin. Yun, sabi ni Paul, grabe yata galit mo kay Casimero, parang hindi ka makamove on. Nako po, grabe daming haters ni Boy Pilay. Anong Boy Pilay? Silver Boys TV, yung mga good content naman para good din yung makukuha kung ano ang itinatanim. Siya din ang bunga. Huwag puro inggit na kamatay po yun. Agoy sakit nun mga idol. Sabi ni Paul, isa pa, para makapira ka, sisirain mo kapwa mo. Ang sasabihin mo, inggit ka lang kasi may laban na si champion agay. Dito pa mga picture nila mga idol, no? Ayun, magandang picture yun mga idol, oh. Agay, abate ka. Dito pag-usapan yung lahat. Nako, ano to? Next, Manny Pacquiao. Yun yung binugbog ni Casimero. Yan yung binugbog ni Casimero. Ano yun? Wala binugbog ni Casimero ng ganyan mukha. Sir SB, idol ko po kayo kasi malaki po ang natulong nyo pag may laban ang mga boxer natin under MP promotion. Sana po tigilan nyo na yun. Nagiging pagkakaibigan naman po kayo at may pinapagmamahalan dati. Hayaan nyo na po siya. Alam ko po na concern po din kayo sa kanya kahit papaano. O ito, nakakaintindi din to mga idol, no? Grabe, Ryan, saludo sa iyo. Parang sa iyo SB pero hindi pala. Oo, sa huli. Dito, bakit ba kayo nagkaka galaiti sa galit kay GM Siyasat? Legit 'yan na magaling na sa sports analyst katulad ni Ed Tolentino. Di ano 'to, mabibigat na sports analysis 'yan. Kung noon araw may Joe Cantada, Rooney, Nathaniel, Ed. Ang layo sa katotohanan. Alayo sa katotohanan. Ganyan kayo kabubo sa larangan ng sports na boxing. Hindi niyo alam kung ano ang mga nakasadaan sa panatakaran ng boxing. Kaya ganyan ang pag-iisip niyo. Nakakatawa lang kayo kung totoosin. Dapat niyo paniwalaan dyan kina GM Siyasat, dahil sila ang talaga yung unang nakakaalam, abati ka kung may laban ng isang boxer, dahil trabaho nila yan, putang ina. Uy, tambalolo bong, itong si Bong Alberto, no? Paano mo nalaman na sila ang una talaga ang makakaalam? Putang, ano ba naman yan? Pero 1 points yan kay ano, pinagtanggol niya si GM Siyasat. Ito naman, basahin natin. Nauway, kining inimo SB, hindi ako YouTuber, pero kung ibigayan ako ng pagkakataon na makaharap ang mga kapatid mo o kahit ikaw, dudurugin ko. ngayon nyo, wag masyadong taasan ang tingin nyo sa sarili nyo para sa amin. Kagat lang kayo ng lamok, libinding kumuti. Putang ina. Puro kayo inggit, magag magkasama kayo dalawa, mga bugok, puro inggit, wala na kasi mahututan agay. Tagal na ang masama loob dito, puro ganyan vlog nyo. Dapat magtulungan kayo, wag magsiraan, asal talangka. Grabe naman to, ikaw malas ng Pinas. Uguy, nako. Idol, sana kita SB, kasi magaling ka mag-entertain. Pero bas ng bas ka kay Casimero. Yalatang galit na galit. Bati ka. Wala kang mabuting na idulot, Silver Boys. Agoy, ang dami dito. Mas makatawa na, mas nakakatawa naman. Di ka nga tatagal
kahit isang round lang kay Casimiro. Nako po. Wheelchair with division silver boys. Putang ina mo, linte ang surap mo at tadtarin ng suntok, animal ka, grabe naman to. The fight between 4A and Inoue ay naikasa anoon dahil sa sinabi ni Bob Arum. Unfortunately, na-realize nila Lolo Bob at manager ni Naoya na pwede ma-upset si Inoue. Kaya pinospawned ni Lolo Bob. Yes, talagang totoo, tama yon. At saka ito pa, nagpapasikat na lang tong ginagamit ni ibang tao. Yung tinatawanan mo may naiuwing karangalan sa bansa. Ikaw ano, ambag mo. Real talk yun mga idol. Grabe! Woo! Nako po. Ay nako. No, hindi galing sa atin yon, hindi natin opinion yon, kundi galing po yon sa mga tao na talagang nag-comment doon sa post nitong si Silver Boys TV. Kaya sa akin siguro opinion ko totoo yung mga sinasabi at kasabihan na kung ano yung tinatanim mo, siya din yung aanin mo. Kung nagtatanim ka ng magandang bagay sa kapwa mo, ay maganda ring bagay ang aanihin mo. What you... Ano tawag doon? What you sow, what you reap. Parang ganon, ha? Galing di ba itong Mindanao, no? Basta, kung nag-aral lang sana ako, basta, nako. Kaya, para sa ating lahat, di ba? Tanim tayo ng maganda sa kapwa upang aalihin natin yung mga maganda rin galing sa ating kapwa. Ngayon, pag ikaw po ay bibitaw ng mga hindi magandang bagay sa ating kapwa, ay talagang wala akong ani na maganda. Yun lang mga idol, salamat. At shout out sa mga talagang Marites dyan na naghilom-hilom lang o nagpautog. Silence, Marites, shout out sa inyo lahat. Please subscribe Batang Mindanao 29. Si 4 alas ang angst nas ang pinilakalimo na hindi tumaatras. Pag ika'y tinamaan, ika'y mapupuruhan. Lakas ng suntok na galing sa kalawakan.